So may nagtanong po before, wala po bang traffic dito sa US? Of course meron. Pero compared sa atin, sobrang layo ang tawag doon, ang maiksi lang yung time ng traffic dito or yung travel time mo versus doon sa Pilipinas. Kasi yung sa Pilipinas, kahit na few minutes away lang, pero pag tumama sa traffic time, grabe, inabot minsan ng mga 45 minutes to 1 hour. Okay? So, gaya na lang ito, i-compare ko destination na, lagay ko dito. Nakalagay is 15 minutes, tas ito yung miles. Convert natin to kilometers yan. Ito. Okay? So, pagkita ko sa inyo gano'ng kabilis going there. Oh, dito sa left side, andito yung isang hospital na hindi ko masabi, live pala to. So sa left side po, andyan po yung ano, yung UofL, ng isa sa mga branch ng UofL, and may mga Pilipino din dyan naka-stay. So I live near to that, I think 5 minutes away lang. Okay. So this is rush hour po konti, this is 6:34 PM dito sa US Eastern time, okay? Hindi pa abot. Yeah. So, yun lang. Tapos guys, ito. Nakita nyo nag-yelo. So, ito unique yan sa US. So, pag-yelo guys, ganito. Pwedeng umurong sa harap yung first car. Tapos, pwede ako mag-turn kung libre. Kung libre. And like I said, emphasize sa first car lang ah. Yung nasa likod na car, kung may sunod ako, hindi siya dapat lugpa sa linya, kundi matitikatan siya. Si Kuya binagsak. Si Kuya binagsak siya sa driving test because of this particular reason. Tapos kung hindi naman umabot guys ng green o nang nagre-red na, pwede akong mag-move ng first. Okay? And kita mo, nag-stop sila. May yield sign sila eh. So, we have more organized yung pag-drive dito guys. Mas marami nag-guide here sa rules. Okay? That's really nice. Kasi like sa Pilipinas, ang daming kamote. So, I really hate about that sa atin. Promise. Then like, ito intersection. Merging lane. Kailangan bumubilis para yung sa likod mo is matimingan mo yung speed nila. And if you're on that spot, kung ikaw yung nasa kotse, technically, pero by right guys, kung pwede mo bigyan ng courtesy is bigyan mo siya ng mag-slow down ka para bigay way doon sa mag-merge from that exit. Okay, so ganun dapat guys. Or minsan nga ginagawa ko or karamihan dito is lumilipat sila ng lane if kaya. This is honestly jay medyo traffic na nga to guys eh compared sa Didcal. Ay naku, baka may manggaan. Ang saya. Nag-vlog ako ng mabilis pero parang may manggaan. Yare. Ito ang problema dito guys, pag may manggaan talaga, stagnant talaga most of the time, matagal talaga. And lumilipat sila pa right. Ibig sabihin nandiyan yung manggaan. So tingnan natin. Tayo. Marites. O Marites na naman tayo guys. Mariners. May comment sa akin before. Later dyan. So you'll see. Flash. Sige, muna ka. Zipper line tayo. Zipper laman tayo doon. Basta giveaway. Left and right. Left and right. Anong meron dyan? In fire truck guys, ibig sabihin usually pag pupunta sila dyan, ibig sabihin may crash talaga na kailangan gamitan ng mga things para tanggalin and para medic. Based dito ah, nakakita ko ah. Oh, bagsak sa wall. Isa lang ata? Ewan. Maraming tanga driver dito guys, promise. Nagtitipid sa signal light guys. Tapos minsan mga bata nagdadrive na parang laseng or something ba. And if hindi nyo alam dito ha, grabe yung drinking population dito sa US or drinking, basta manginginom. In English pa kasi. Grabe sila dito, yung mga liquor and hard shots ganun ha. Kahit mga lola, lolo, ganun.
nasa happy talaga nila. Kaya isa sa mga things na chine-check talaga namin during admission is mag-ask kung gaano sila kadaming mag-inom ng alak. Why? Because kung nasa ospital, walang alak, so there's a chance na magkaroon ng withdrawal symptoms. Okay? So, isa sa mga nakakainis yung guys, promise. malalaman nyo pag ganito na kayo sa US. Sa mga nag-worry about nag-vlog ako while driving, like I said, naka cruise control ako guys, and swabe naman, makita nyo lang dire-diretso, diba? So, it's not that bother. And para ka lang kasalita sa kasama mo dito sa driver. So that's how it is. See? Hindi nag-signal light. Nagtitipid mga tao dito sa signal light guys. Ako mo ba bakit? Yan. Pareho sa cargo pero white version. Hindi ko alam yung model siya. Maybe 2019 nata. Kasi yung next guys na model ng pareho sa cargo ha. Maganda yung tsura eh. So sa akin yung medyo last. Pero okay lang. At least umabot na ng 5 years, di ba? So, I'm really happy dito paano sa investment na to. And so far, wala pa ng problem talaga. Alright. So, di ba? Swabe, guys. Usually, it just takes me like 15 minutes talaga. Pag-alis sa bahay, ha? Dire-diretso dun sa work ko. 15 minutes. Alas na lang yung mga konting traffic light na minamalas ka talaga. Yung siguro masa limang traffic light yung sa stop mo. So doon ako nakapagpapagal sa akin. Ayun lang. Ayun mga ganoon nakakainis guys. Yung mga left laners na hindi ganun kabilis, nag-stay sa left. Nakakainis yung ganyan. Ay. And kung tinatanong yung speed limit, makita naman dyan eh, 55 eh. Signals or signs. Basta meron yan dyan. Tapos kung tinatanong nyo yung 55 takbo ko, hindi guys. Pa-comment below guys kung gano'n ako mabilis. Okay? Siyempre hindi ko sabihin, baka mahuli pa ako, may evidence pa ako, diba? Pero saling ka mamay, yan ako. Sa alloy wheel kasi guys, hindi sila masyado sumusunod talaga. So medyo mas malaki yung leeway ng pag-run dito sa highway na to. Di ba sabi ko before, plus 10 lang, medyo plus 15. medyo konting ano tayo, konting lagpas tayo. Gano'n ba? 55. Nagmamat pa ako guys, sorry lang. Times. 20. Inabo ko. So, tinan mo, kita ko guys, halos lahat sila ganun din tumatakbo, di ba? So, like I said, wala pong tumatakbo sa speed limit talaga. Most of the tao dito sa US. And yan sa mga tabi ko guys, I think they're running probably 70. Mga yan. Yan, so yan ang mga speed nila. Pag yun ang tinawang umagano ako, basta... Tapos sa inyo guys, kung bago kayo dito, may intimidate kayo na magmaneho katabi yung truck. Sa una lang, after a year, ganun, medyo masasanay na kayo eh. Lalo na if nag-stay kayo sa place kung saan marami yung truck population, mga ganun. It's not bad. Ang pangit lang base experience ko dati guys is kung magaan yung kotse mo ha, tapos may truck na mabilis na dumaan, minsan nag-uuyog yung car mo eh dahil sa front pressure or yung wind speed ng malalaking sasakyan. Okay. So, sobrang ito, super blessed ako dito guys na ganito walang traffic. I think other states medyo similar din, pero sa city area usually mas busy eh. And dito guys, ito na sa city area ta guys, ito na sa left side, city area yan lahat ha. Pero yung paggawa nila ng road dito, parang nakapalibot yung highway. So it's really accessible. So I really like yung sistema nila dito. Though may mga parts traffic pa din, pero not as bad. Okay, so
imagine mo lang sana sa Pilipinas ganito rin yung Manila. To really be nice, guys. Kaya lang, problema sa atin, maraming motorcycle. So dito, if mapansin nyo, halos wala, di ba? Walang kamote, guys. Wala yung sumisingit, wala yung tagdod. Parang bigla-bigla na lang mag-stop or basta masyado, walang population ng ganun kadaming motorcycle dito. And iba yung ruling sa kanila. Mas tinuturing sila as car, lalo na sa main road dito. Hindi mo sila pwede tabihan sa road. So, yun lang. Opo ko muna. Wait ka lang, kuya. Okay. Yung pasok ko, guys, is 7 p.m. Pero technically dapat kami mag-log in before 6:52. So gusto nila doon ako 6:45. And time check po ngayon is 6:43. Si Nerson po ay palalate talaga ever since. Pero okay lang, guys, kasi nag-haddle naman yan eh. So hindi pa yan nag-endorse. So, mag-chichikian pa sila doon, mag-ano. So I don't care to be late. Slightly late. Hindi naman nila pina-vlog as late if hindi ako after ng 6:52 eh. So, yun. So, yan. Baptist Health po is sa mga major hospitals dito sa Louisville, Kentucky. Marami yan silang branch din. Sa hospital ko rin po, isa sa pinaka-maraming branch dito. Pareho sila sa UofL. UofL. Okay? So, ganun pa puro na sila dito eh. Madali. Biting red light. Pala na. Yay! Okay. Diba, yellow pa yun, diba? I-edit ko ngayon. Dito may isang hospital na maliit na hospital lang under UofL din. Tapos yun yung hospital ko, guys. So, di ba? Like I said, sobrang mabilis lang. Ilang minutes na sa video naka-record. It's 12 minutes and 32 seconds. So, halos ganun kabilis lang, guys. Siguro nag-stop ako recording 1 minute after umalis ako ng bahay. So, gawin mo ng 13 minutes yung bahay. 13 to 14 minutes yung bahay. Yeah, 15 na. Like I said, typically 15 minutes. And na-traffic pa tayo, guys, ha? Yay! Traffic, no? Okay. And isa gusto ko talaga dito sa amin, guys, lalo na pag winter time, ha, yung parking lot nila. Why? Kasi may indoor parking kami. Yeah! So pag may indoor parking ka, guys, hindi mo kailangan magproblema pa uwi. Yung tanggalin yung snow, sobrang lamig sa labas, and all those things. Okay? So that's one thing. Sa mong park. Ganun akong park. So magtago kasi baka mag-record ba ako mamaya. Okay. So, yun lang, guys. So, hopefully may natutunan kayo and enjoy nyo yung video ko coming to my work. At least na tour ko kayo ng konti and may konting kaalaman kayong nasagabay, I think, based sa mga nasabi ko. Okay, so yun lang. See you later. Bye-bye.